Good morning mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong video at tutorial patungkol sa ating mga motor. Siyempre mga bro, nasabi ko dun sa huling vlog natin ay gagawa natin na diagram yung mini driving light kasi napakarami nung nagre-request. Ayan, bago natin ipisahan, Bible verse muna tayo. At ang Bible verse natin ngayon araw mga bro ay nakasulat sa Kawikaan 10:4. So ang sabi dito, siya ay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. So ayan mga bro yung ating Bible verse. Ang sabi, yumayaman ang kamay ng masipag. So yung mga gustong yumaman, maging masipag lang. So may pag-asa tayong yumaman. So ayan yung Bible verse natin ngayon araw. At syempre mga bro, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. Bago natin umpisahan mga bro, bago ko ituro sa inyo yung wiring diagram ng mini driving light, so magkakaroon muna tayo ng konting explanation, konting paliwanag. Sabi ko naman sa inyo mga bro, tinuruan ko na kayo, alam ko meron akong vlog kung ano yung function ng switch, ano yung function ng relay. Kadalasan naman kasing switch mga bro ay ginagamit sa ating mga motor ay yung SPST. Meron kasing mga switch na DPST, arupan, single pole, double throw, single pole, single throw. Merong mga switch na ganun mga bro. So yung kadalasan na ginagamit natin na switch ay yung SPST lang, yung nagkakat lang ng linya. Pagka alam nyo yung function nun, yung function ng relay, normally closed tsaka normally open, ay pwede po kayong gumawa ng kahit anong diagram, kahit anong wiring na gusto nyong gawin sa mini driving light. Alam naman natin na yung mini driving light ay yan yung bagong auxiliary light na sumisikat ngayon. So meron siyang dalawang kulay, dilaw tsaka puti. Mayroong low tsaka mayroong high. So malamang yung mini driving light ay mayroong tatlong terminal. Isang ground, isang negative, isang wire ng low tsaka isang wire ng high. So ayan mga bro, syempre magtataka kayo, napakaraming pwedeng gawin wiring ng mini driving light. Well, pwede kasi yan mga bro na wala tayong switch na gagamitin. Pag was nag-switch kayo ng headlight, sasabay yung low. Pag nag-high kayo, sasabay yung high ng mini driving light. Well, pwede naman mga bro na lagyan natin ang switch, mag-low at mag-high kayo, hindi iilaw yung mini driving light. Ngayon, pag inon nyo yung switch, saka lang iilaw yung low ng mini driving light. Pag nag-high kayo, mag-high ulit yung mini driving light. Pwede naman mga bro na pag switch on agad natin ng switch, iilaw agad yung low kahit hindi ka pa naka-signal light. Ay, signal light. Kahit hindi ka pa naka-headlight, pag was na inon mo na yung switch, iilaw agad yung mini driving light na low. Tsaka pag nag-high kayo, pwede rin mag-high. Okay mga bro? So, napakaraming pwedeng gawin pag once na alam nyo yung function ng switch at saka ng relay. Ngayon, merong nagtatanong sa akin at gusto kong sagutin, maglalagay daw siya ng isang relay. Sa totoo lang mga bro, yung isang relay ay medyo komplikado kasi low and high ang lalagyan mo. Kung dalawang channel yung relay mo, pwede. Pero kung normal na relay lang yung ginagamit natin, yung sa motor, parang medyo mahirap siya mga bro. Medyo mahirap kontrolin. Pero kung dalawang switch yung gagamitin, pwede siguro. Pero ang gusto lang nung nagtatanong, ang sabi niya, isang relay lang yung gagamitin. Kahit yung low lang daw. Kaya gagawa tayo ng wiring diagram, pwedeng 4 pins yung gamitin natin, pwedeng 5 pins yung gagamitin natin. So okay mga bro, tapos mayroon siyang sariling switch. Ang gusto niya, pagkainon niya yung switch, iilaw agad yung low. Okay mga bro, iilaw yung low ng mini driving light. Hindi siya nakasabay sa low ng headlight. Maliwanag mga bro ha. Yung gagawin natin na diagram, mini driving light na may sariling switch, na pagkainon mo yung switch na, iilaw agad yung low ng mini driving light. Hindi siya kasabay ng low ng headlight. Tapos, pag was na nag-high ka, magha-high yung mini driving light. So, ayan mga bro, maliwanag ha. Ayan, umpisahan agad natin para may clear lang yung video natin. Eto na yun mga bro, kung nakita nyo, pasimpleng drawing lang yung ginawa natin. Meron tayo ditong dalawang MDL or mini driving light. Merong tatlong terminal yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, meron tayo ditong 4-pin relay. Ayan. So, 4-pin
relay. Yan. Yung 4-pin relay ay meron apat na terminal. Merong 86, may 30, may 85, tsaka may 87. So, napakarami ko ng video patungkol sa relay. Kung gusto nyo panoorin kung ano ba yung mga function niya, kung paano ba sila gumagana, pwede nyo panoorin. Pero, bibigyan ko rin kayo ng mga tips. Yung 30, papunta ng battery. Yung 87, papunta ng load. Yung 85, ground. Yung 86, ay switch. Pwedeng magkabaliktad yung 86 tsaka yung 85. So, maliwanag tayo dyan mga bro. Doon tayo sa tanong. Parang baliktad yung pagkasabi ko kanina sa intro natin. Ang gusto ng nagre-request, meron sariling switch. Pag switch, iilaw agad yung low. Pero kahit hindi ka naka-switch, halimbawa, patay yung switch mo, pwedeng umilaw yung high. So, maliwanag mga bro. Merong switch, pag switch on mo, iilaw yung low. Kung mag-high ka, pwede rin mag-high. Ngayon, ang gusto ng may-ari, kahit patay yung high, ay kahit patay yung switch mo ng low, pwede ka rin mag-high. So, ayan yung gusto niyang wiring diagram. So, isang maikling diagram, isang maikling tutorial lang tayo ngayon mga bro. Umpisan agad natin yan. Siyempre, kailangan natin ng switch. Saan ba natin ikakabit yung switch? So, ganito mga bro. Yung switch, ayan. Ikakabit natin yung switch sa 86. Kasi dalawa lang naman yung terminal ng switch. So, walang polarity yan. Walang negative tsaka positive yan. Kahit magkabaliktad yung dalawang terminal, so wala kayo magiging problema. Yung isang terminal ng switch, ilalagay natin sa 86. Okay? Tapos, yung isang terminal ng switch, ilalagay natin sa accessory wire. So, accessory wire. Ano ba yung accessory wire? Yan yung nakakabit sa ating ignition switch na nagkakaroon lang ng laman pagka switch on nyo yung susi. So, kadalasan sa Honda, kulay black. Sa Yamaha, kulay brown. Hindi ako nagkakamali. Saka sa Kawasaki, kulay brown din. Hindi ako nagkakamali. Suzuki, kulay orange. Tama ba? So, ayan mga bro. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Pero, kung meron kayong test light at tester, madali lang naman malaman kung alin yung accessory wire. So, okay na tayo sa switch. Dito naman tayo sa 30, mga bro. Yung 30, papunta yan ng battery. Rekta sa battery yan, mga bro. Pero, kung meron kayong fuse, mas maigi, lagyan nyo ng fuse. Yan. So, meron tayong fuse. Okay na tayo sa 30. Meron natitirang 85. Yung 85, ikakabit natin yan sa ground or negative. Yan. Ganito na lang yung gagamitin kong symbol. Pag nakakita kayo ng ganitong symbol, automatic negative yan. Negative or ground. Yan. Ito, yung mini driving light, meron din siyang negative. So, nilagyan ko na. So, maliwanag mga bro. Ano? Ang natitira na lang yung 87. So, yung 87 mga bro, ikakabit natin yan sa low. So, pag dikitin natin yung dalawang wire ng low ng mini driving light, ayan, so pagsamahin natin yung low, dyan natin ikakabit yung 87. So, maliwanag. Tapos, kunin natin yung dalawang high, ayan. Okay, mga bro? Ikakabit naman natin itong high doon sa high ng ating mga headlight. Itatap lang natin yan. Papunta siya ng high. Wala siyang switch. So, ikakabit nyo lang siya sa high. Kung sa Honda ka, kung sa motors, Motorstar Rossi, kulay blue. Solid na blue. Doon sa ibang motor, nakalimutan ko na kung ano yung mga kulay nila. Pero madali lang naman tingnan yan, mga bro. Meron akong listahan yan. Ano? So, ayan. Ganun lang kasimple doon sa nagre-request. So, ulitin ko lang, mga bro. Yung 30, papunta siya ng battery, dadaan sa fuse. Yung 86, tingnan natin na kung gagana, sundan natin. Ang function ng relay, pag nagkaroon ng supply yung 85 tsaka yung 86, nag-trigger siya, nagkakaroon yung 87. Yung 87, manggagaling yung supply niya sa 30. Ganun yung function ng relay. So, pagkainon natin tong switch, pak, mag-trigger sila, yung supply ng 30, pupunta ng 87, masusupplyan ngayon yung mini driving light na low. Kaya gagana yung low ng mini driving light. Ngayon, pag nag-high ka, kasi rekta naman siya. So, ayan nga pala mga bro, ha? Bali yung high niya is hindi siya nagdumaan sa relay. Yung low lang yung mayroong relay. So, ganun mga bro. Ngayon, kung gusto nyo lagyan ng dalawang relay, pwede rin naman kasi yung request sa akin ay isa lang. So, napakahirap mong paganahin yung dalawang contact na ito ng low tsaka ng high na idadaan natin dito sa isang relay lang. Pero, check natin kung meron tayong magagawang paraan. Ano, mga bro? So, ito yun, mga bro.
Pag nag-high kayo, nag-switch kayo ng high, sasamay ito sa headlight, yung high ng mini driving light. Pero, magkaiba sila ng wiring ng low. So, hanggang dito lang mga bro, napaka simpleng wiring diagram lang. Isang relay lang yung gamit. Ngayon, kung meron kayong gustong gawing wiring diagram sa mini driving light, so i-comment nyo na lang mga bro, gagawa natin dyan ang paraan kung paano magawin. So, doon sa nag-request, ito lang muna yung may share ko sa inyo mga bro na wiring ng mini driving light. At hanggang dito lang yung video natin mga bro. Ganun lang po kasimple yung wiring diagram ng mini driving light. Ayon dun sa request, yun lang yung gusto niyang mangyari sa mini driving light. So take note mga bro, ulitin ko lang, napakaraming pwedeng gawin wiring ng mini driving light gamit ang relay. Ngayon, ang request niya ay isang relay lang. Kung gusto nyong lagyan ng dalawang relay, pwede rin. Magagamitan nyo ng relay yung low tsaka yung high. Pero sa ginawa natin, yung low lang yung nalagyan natin ng relay. Kasi yung high niya ay nakarekta sa switch, nakarekta sa ilaw. So kaya hindi siya dumana ng relay. Pero kahit naka-off yung switch nyo, pwedeng gumana yung inyong mga high. Ngayon, mas maganda mga bro, siguro dalawang relay. Pero gagawa natin ng paraan na isang relay lang yung gamitin na gagana yung relay dun sa dalawang linya. Kasi mga bro, dalawang kontak kasi eh. Medyo komplikado sa isang relay lang. Ngayon siguro kung gagamit kayo ng dalawang switch, halimbawa dalawang switch yung gagamitin mo, yung low tsaka high, pwede siguro yun ano mga bro. Pero kung isang switch lang, medyo komplikado siya. So yan mga bro, sana natutunan nyo yung wiring diagram ng mini driving light at mag-o-order tayo ng mini driving light. Para naman meron tayong tutorial ng actual para makita nyo kung paano ba talaga yung connection na actual. Kasi napakarami yung nagre-reklamo sa wiring diagram. Pero meron din nagre-request na kahit daw wag na yung actual wiring diagram, mas naiintindihan nila. Di ba mga bro? Medyo mahirap. Ganun yung mga tao. Ganun yung ating mga subscribe. Kasi hindi mo naman masisisi talaga mga bro. Natural yun na sa tao mayroong maalam, mas gusto niya yung actual kaysa diagram. Meron naman bihasa sa diagram, medyo mahina yung sa actual. So ganun talaga eh. Kaya gagawa tayo ng diagram, gagawa rin tayo ng actual para tapos ang usapan. At hanggang dito lang ang video natin mga bro. Maraming salamat sa panonood. Sana natutunan nyo. Maraming salamat at ride safe mga bro.